Yan, magandang hapon mga kapunok. Gawa tayo mga pumers ng tawag sa amin ay tauran mga pumers. O sa ibang tawag ay hagutan. Dito sa amin na tauran or abatangan mga pumers. Para dito mag-process yung ating fiber mga pumers. Dito natin gawing fiber ang ating abaka mga pumers. Ayan, so hindi ko na pinakita nyo pumers. So, hindi ito basic lang mga farmers kasi gumamit tayo ng tubo mga farmers. Ito. So, medyo matagal-tagal ito masihira mga farmers. Kasi gumamit tayo ng tubo mga farmers. No? So, ayan. So, gumamit tayo ng mga power tools mga farmers. Pagbutas dito. So, dito sa bukin naman mga farmers. Wala tayong tools na magamit para pang butasan itong kahoy na ito. So itong ginawa natin mga pumers. Ano? Yan. Yan ang ginawa natin. Nasok natin dyan para isalpak siya dyan. Okay, so hindi pa ito tapos mga pumers. Lagyan pa natin itong tawag sa amin ay baog mga pumers. Yung kawayan. Lagyan pa dyan. So, yung kawayan na yan, prepare lang dyan kasi hindi pa tayo nakakuha ng kahoy para lagyan ating baog mga pumers. Ayun ang pang ipit natin dito para pan. So, hindi pa ito tapos mga pumers. Siguro, panay-ulan din dito sa amin. Hindi pa tayo makapag harvest mga pumers. Ulo magkigih. Kasi panay ulan mga pumers. Grabe. So yan. So dito tayo na pumwisto sa may inyog na natumba. Wala kasing ibang pupwistuhan. Kung dati mga pumers. Hindi pa bumagyo doon tayo sa kabila ng pwisto. So ngayon na dito na tayo. Kasi may kahoy. Yan tayo. Ayan. Ayan. Ayan, yan ang forma niya. So, parang madali lang siya tingnan mga pumers. Pero ang matagal dyan, yung pagbiak itong GI mga pumers. Yung GI na tubo mga pumers. Pagbiak dito. So, mga power tools. Kailangan ng special tools yan mga pumers. Saka yung pagbutas dito mga pumers ilalim. Kasi binatasan natin dito para pag lumuwang dito mga pumers, dito natin higpitan, lagyan natin ng salpak dyan para pababain siya, para pang higpit dito mga pumers, para pang higpit, para didikit dito. Kung halimbawa siya hindi magkadikit na. Okay? Ayan. Oh, mayroon namang pinaka-basic talaga mga pumers sa paggawa. Pwede dito lang lahat natin kukunin sa bukid. So, isang gamitan lang yun mga pumers. So, ito, ilang bisis pa ito magamit mga pumers. Kasi pagkatapos natin ng harvest ng ating, pagkatapos natin ng hagot or kigi, pwede natin tanggalin. So, itago lang natin. So, pag harvest natin ulit, pag kigi natin na naman ulit, atin naman na ilagay dyan. No. So medyo kuan ito mga pumers. Yung itong paggawa nito, medyo matagal ito, masira. Matagal talaga. Kasi bakal na yung ating ginawa dito. Halimbawa pag pagmadalian lang dito lang sa bukid, isang bisis lang natin na gagamitin. So ito mga pumers, pwede kahoy ito. Dali lang tapos ganito ang ganyang sistema. Ito banda tulin diyan. Yan, lagyan ang kahoy, tapos biakin yung kahoy, salpak itong ating fiber making mga pumers. Itong ating tawag sa amin kiligahan mga pumers. Okay, sundan mga pumers sa sunod. Natin siguro pang matapos to hanggang pag mag harvest na tayo. Nice. Try!
dapat pangtali natin mga pumas, ito din. So parang temporary lang yung ito, pero mahigpit na yan mga pumas kasi may sisip na. Okay, ayan, fiber na. So mamaya siguro magano tayo ng ano talaga, isang piraso na abaka mga pumas. So, ito, ginawa natin to kasi para pangtali. Ayan, na isang upak lang mga pumas. Kasi wala pa tayong tinaksi or upak na para i-process dito mga pumas para magiging fiber. So, ito lang muna. Ito, itong pangtali. Mula nung binagyo mga pumas ha, mahigit na 2 taon. So ngayon lang tayo nakapag-harvest ulit mga pumas. Kung nakita niya itong mga video natin noon, hindi matagal-tagal na 2 taon. Na-harvest na naman ito noong February, pero hindi ako ang nag-harvest mga pumas, pinapaharvestan ko aking pinsan mga pumas para hindi masayang kasi tumimbang lang siya ng 40 kilos mga pumas. So ngayon siguro tayo na ang mag ano nito, magsarili na tayo mga pumas, tayo na ang titira dito mag harvest or mag kigi dito sa amin. So ito mga pumas, so may tali na siya, diba? Ito may tali na. So ginawan natin ng sisip, na tawag sa amin sisip, para panghigpit. Ginawan natin dyan para bubuka itong kahoy para higpit siya. So ito naman dito sa kabila, dito banda, ito para higpit, para wala nang galawan mga pumas. No? Ayan. So yung ating bakal mga pumas, hindi stainless kasi mahirap hanapin yung stainless, hindi na ako nakahanap ng stainless kasi yung stainless natin noon ay ninakaw mga pumudok, hindi man natin na alaman kung sino yung kumuha. Ayun. So ito mga pumas, itong ginawa natin, sabi ko na nga na pangmatagalan na ito. Hindi na itong temporary lang kasi gumamit na tayo ng bakal ito mga pumas, hindi na kahoy yung ginamit natin. Ito banda. Okay, higpit tayo mga pumas. Tawag sa amin ay sisip. Dito tayo titira banda o. Para wala nang galawan mga pumas. Higpit na siya mahal.
So medyo maluwang pa siya mga pumas. Dagdagan pa natin ng kwan. Ay to, sobrang higpit ito oh. Grabe, kiting-kiting na muso. So putulan na natin ito. Luluwang pa yan mga kapumas, lagyan na naman natin ulit. Ganyan lang. Okay, mamaya sundan mga kapumas. Ito, hinigpitan na natin. Hindi na ito gagalaw-galaw. O, so wala nang galawan ako mga kapumas. Hindi na gagalaw. Wala nang galaw mga kapumas. Okay, maraming salamat mga kapumas. Pagsubaybay. Kung nagustuhan yung ating mga video ng ganito mga kapumas dito sa bukid, paki-like naman mga kapumas. Yung hindi pa nag-subscribe, paki-pindot ng subscribe button natin dyan mga kapumas. At palagi niyong makikita tayo dito sa bukid, so mag-notify na mga kapumas para updated ka sa ating mga video. Okay, so maraming salamat mga kapumas.